Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po muli dito sa ating munting channel, ang St. Teresa of Avila TV. Again, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated po kayo sa ating mga latest posts dito po sa ating munting channel. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa ngayon po ay nasa 2,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. At sa araw pong ito ay nasa episode 4 na po tayo ng ating pagbabahagi ng ating munting kaalaman patungkol sa spiritual warfare at mga buhay ng mga banal. At sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa hindi gaanong kilalang sandata na ginagamit sa spiritual warfare. Yes po, marami po ang hindi nakakaalam ng sandatang ito na ginagamit ng karamihan mga exorcists sa kanilang pakikipaglaban during exorcism. At walang iba kundi ang Stone of Saint Michael. Ito po, yan. Yan po. Ito po yung isang sandata na hindi gaanong kilala ng maraming Katoliko. So ano nga ba itong Stone of Saint Michael? No? So ito po yung tatalakayin natin sa episode na ito. At paano nga ba nagsimula ang paggamit ng batong ito? So, tatalakayin po natin ngayon ang Stone of Saint Michael the Archangel. Ngunit, bago natin alamin kung paano nagsimula ang paggamit ng stone ni Saint Michael the Archangel, sasagutin muna natin ang mga katanungan bumabagabag sa isipan ng maraming Katoliko. Kasi marami ang nag-aaway o marami ang marami ang hindi nagkakaintindihan o nagko-conflict kasi may iba na sinasabi na ang patong ito daw ay relic. Habang yung iba naman sinasabi na hindi yan relic, isa yang memento. So ano nga ba ang tawag sa batong ito? Ito ba ay relic o hindi? Ano nga ba ang relic? Pag sinabi natin relic, it came from the Latin word reliquia, no? Meaning remain. Habang pag sinabi naman natin memento, ito ay object kept as reminder or souvenir of a person or event, no? Kung papasihan po natin sa dalawang definition na ito, kung ang batong ito ba or ang Stone of Saint Michael ay isang relic o hindi, malalaman na po natin kung ano ang kasagutan. Okay? Bakit po? Kasi pag sinabi po kasi nating relic, ito ay nanggaling sa salitang relikiya na ang ibig sabihin ay remain. Kaya marami ang nagsasabi na hindi yan relic kasi hindi naman naging tao si Saint Michael. Angel siya. So kaya naman meron din nagsasabi na relic ito. Meron din nagsasabi hindi yan relic. So isa yung memento. So kung personally, kung ako po ang tatanungin, ang tawag po sa batong ito ay memento. Bakit po? Again, ang memento ay an object kept as reminder or souvenir of a person or event. Ayon yan sa meaning na ibinigay sa atin ng Oxford Dictionary. Okay? Klaro po tayo. Ngunit wag na po tayong mag-away. No? Pwede po nating tawagin relic, pwede rin po nating tawagin memento, or mas mainam na tawagin natin ito bilang St. Michael Stone Relic Memento. So yun na lang po, yun yung consensus natin. Kasi ang mahalaga po ay ang pagbibigay galang at importansya sa munting batong ito. No? Kung ano man po ang tawag ninyo sa batong ito, relic, memento, okay lang po yun. No? Huwag mo po tayong mag-away-away kung ano nga ba ang batong ito. Ang importante ay meron tayong isang sandatang magagamit sa ating pakikipag-away sa spiritual warfare. Ano nga ba ang batong ito at saan nga ba nagsimula ang paggamit ng batong ito? Ayon sa tradisyon, nagpakita umano St. Michael the Archangel sa isang Italianong obispo noong 1493 at nagkonsagara sa isang malapit na kuweba. Nakilala ito bilang sanctuary ng Monte San Angelo del Gargano
na mas karaniwang tinutukoy bilang Monte Gargano. Ito ay isa sa pinakalumang dambana na nakatuon kay St. Michael at naging sentro ng Kristiyanong paglalakbay. So di umano, nagsimula ang paggamit ng batong ito nang umano'y nagpakita si St. Michael sa isang obispo noong 1493 sa isang kuweba. Doon sa kuweba, St. Michael said to the bishop, "I am the Archangel Michael, and I have chosen to dwell in that place on earth and to keep it safe." When they arrived to consecrate the cave, St. Michael said, "It is not necessary that you dedicate this church that I myself have consecrated with my presence." A legend says that one of the stones contained St. Michael's footprint. No, so nung nagpunta po ang obispo sa isang kuweba doon sa Italia para i-consecrate ang kuwebang ito, kasi ang kuweba po kasi ito ay kuweba kung saan po ginagawa ng mga pagano ang kanilang ritual. Kaya nang magpunta ang obispo doon para sana i-consecrate ang lugar na yon, bigla umanong nagpakita si St. Michael the Archangel. No? Sinabi niya, "I am Michael. I am Michael the Archangel at pinili ko ang lugar na ito para aking tirhan." So, yun yung sabi ng mga kwento na kung paano nagpakita si St. Michael sa obispo. At then, meron rin mga sabi-sabi na isa sa mga bato daw doon na makikita ay mayroong footprint na ni St. Michael the Archangel. So, yun po yung kwento ng kuweba na yan. The history of this reliquary stone is quite remarkable. It began in 1656 when a plague broke out in Italy. Bishop Alfonso Pusinelli, concerned about his people, prayed to St. Michael for help. And then one morning during prayer, Bishop Pusinelli heard what sounded like an earthquake. So noong taong 1656, may isang salot na lumaganap sa buong Italia at nakapatay ito ng maraming tao. Kaya nabahala po si Bishop Alfonso. So, para po wakasan ang salot, nanalangin po sa isang umaga, nanalangin po si Bishop kay St. Michael at humingi siya ng tulong kay St. Michael na sana mawala na ang salot na gumagambala sa buong lugar o sa Italia. And then, St. Michael appeared commanding him to bless the stone from the grotto on which he was to inscribe the sign of the cross and the letters MA, meaning Michael the Archangel. So habang nagdarasal po si Bishop, nagpakita po sa kanya si St. Michael at sinabi na i-bless mo ang mga bato sa grotto kung saan ko nilagay ang tanda ng cross at ang initials na MA. Kasi nga pinili ni St. Michael ang lugar na yon para kanyang tirhan. No? So napakagandang storya po ng kuweba ng Mount Cave of Gargano. And then, isa rin sa mga pangako ni St. Michael nung nagpakita siya sa bishop is ito. St. Michael also assured the bishop that whoever devoutedly possessed one of these stones would be protected from sickness. The promise proved true. Those who have St. Michael's stones were preserved from the plague, while others who have contracted the disease recovered. Today, the St. Michael's stone, which comes from the cave at the shrine of Mount St. Angelo, Italy, will help bring us protection from Satan. So yun na nga po ang sinasabi natin. Ang power po ng simpleng batong ito ay napakagrabe. Kasi mismo na po si St. Michael ang nagsabi na kung sino man ang makakapagmay-ari or makapaghawak ng isa sa mga bato na kinuha sa cave ay magiging protected po from sickness. At marami na po tayong storyang narinig patungkol po sa power ng batong ito
lalo na po sa protection laban sa ating mga kaaway or sa spiritual warfare. Over 1,000 years later, tradition claims that Saint Michael appeared again at the shrine where he told the bishop, "I am Archangel Saint Michael. Anyone who uses the stone of this grotto will be liberated." Since then, tiny stones from this grotto have been distributed around the world and are known as Saint Michael's relic stones. According to exorcist priest Father Chad, these stones have been used in exorcism and are known to be effective at expelling the presence of the devil. This is in accordance with the traditional practice of the exorcist using relics during exorcism, invoking the intercession of saints and angel against the enemy or action of Satan. So yun po, napakaganda po kung meron po tayong ganitong stone sa ating bahay o tayong mga Katoliko. Napakaganda po na meron tayong ganitong armor. Kasi nga, subok na subok and proven and tested na po ang intercession ni Saint Michael sa mga ganitong bagay. Kaya nga, ayun nga kay Father Chad, a Catholic priest, theologian, philosopher, and exorcist, recommend that we carry a Saint Michael's relic stone on ourselves as a sacramental for the intercessions, deliverance, and protection. So napaka-importante at napaka-halaga po na meron po tayong ganitong bagay sa atin, no? So kung makaka-acquire po kayo, why not? So napakahalaga po ng ganitong sacramentals. No? Isa nga sa nagbahagi ng kanyang kwento ay ang vlogger, ang sikat na vlogger ng bansa ni si Adrian Milag. No? So isa sa mga nasaksihan niya ang pag-exorcism ni Father Darwin, no? Kung saan dala-dala niya ang stone Saint Michael. So yun po, napakagandang kwento po na nasaksihan ni Sir Adrian Milag sa kanyang pagbisita sa Bohol. So ayun pa nga dyan, kinuha ni Father Darwin yung relic ni Saint Michael at nilagay sa leeg na babae at tinasalan. Ay sobra grabe doon, ang sobrang nagwala at parang nasasaktan ang babae. So yun na po, yun yan, isa lang sa mga kwento, maraming kwento ng kapangyarihan at epekto ng Saint Michael's Stone relic memento na ito. So sana po magkaroon po tayo lahat ng ganitong sacramentals. So yun po ang kwento kung paano po nagsimula ang stone relic na ito. Simple man po sa ating paningin pero napakagrabe po ang kapangyarihan at epekto sa spiritual warfare. Muli po, tatapusin po natin ang episode na ito sa pagdarasal ng prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, and do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirit who prowls throughout the world seeking for the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli, ito po ang St. Teresa of Avila TV. Kung again po, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At by the way po, credit po sa lahat ng may-ari ng pictures at prayers na ginamit natin sa episode na ito. So muli, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating munting channel. Ingat po kayong lahat. And God bless us all.